Pasko, na-accident ni Camila. Sure lang dito, napagali yung buto ko dito and naduhulito ko dito. And sa pagiging pasaway ko, hindi ko pinasemento. Hi guys, ako nga pala si JS Ars and this is my Raider J115FI. I started being a rider when I was in first year high school. So, nahilig na talaga ako sa pagmamotor ever since. And patakas-takas na ako noon kasi wala pa tayong lisensya. Una-unahan kong motorsiklo noon is ang Honda Bravo. Yan, hybrid siya ng Honda Wave and Honda XRM. That time, sobrang hilig ko na mag-set up ng motor. Kahit yung mga simpleng accessories lang na mailagay ko sa motor, tuwan-tuwa na ako. And ayun nga, nag-upgrade tayo. Nawala kasi sa akin yung motor ko. And bumili ako ng bago nun. Second hand na Honda XRM. Siguro nabili ko siya ng 12K that time. And as in bulok-bulok pa siya. Pero wala akong pakialam kasi motor yun eh. Yun yung nakahiligyan ko eh. Kahit bulok-bulok yan. Basta may magamit akong motor kasi pang feel ko. Hindi ako makabuhay na walang motor that time. Kasi lahat ng biyahe ko, as in hindi ako nagko-commute. Then, 3 years ago, I got this Raider J115FI. And ito yung pangatlong motor ko, binili ko siya. Ito yung naging investment ko when I started working sa Las Piñas. And sabi ko, kukuha ko na mas maayos at bagong motor. So ito na nga siya, yung Raider J ko. And ito yung kauna-unahan kong in-invest sa sarili ko na sobrang worth it at hindi ako nagsisi. And ayun nga, that was 3 years ago. So 3 years na sa akin itong motor na to. And sobrang grateful ako na nagkaroon ako ng gantong klaseng motor. Sinet up ko siya, but hindi na tulad ng dating set up ko ng puro accessories. Nag-set up ako na simple lang, as in mga gold bolts lang. Unang-una pa lang, first month pa lang sa akin ng motor ko, sinet up ko na siya. So, syempre, sa ilang taong ko na pagmumotor, 2009, nag-start ako magmotor. And syempre, may mga naging bad experiences din tayo dito sa pagmumotor, hindi lang dito sa motor ko, pati sa mga previews. Nandyan yung na-accidente tayo, hindi may iwasan yun. Minsan kaya nag-iingat tayo, aksidente yung nalapit sa atin. Naalala ko pa eh, nung gamit ko pa yung first na motor ko, yung Honda Bravo, saktong Paskong Pasko, na-aksidente kami dahil sa UV Express na biglang kumana, nabangga namin sila. So ang ending, parang kami may kasalanan. So yun yung mga bad sides. So may mga aksidente din ang nangyari sa akin na kasalanan ko din, like umuwi ako ng antok na antok sa galing trabaho and yun, nagka-fracture daw dito, nabali yung buto ko dito, and nadukog yung buto ko dito. And sa pagiging pasaway ko, hindi ko pinasemento, inayaan ko lang. Yung mga ganong story, di ba? Na hindi mo malilimutan sa pagiging rider. So masaya naman siya overall, at hindi naman ako nagsisisi na naging isang rider ako. And hindi ko din inaasahan na eto na yung magiging buhay ko. Alright, tapos mas marami din tayo naging kaibigan na mga naging kaklase ko nung high school. Actually, lahat kami ngayon, rider na eh. Hindi namin inaasahan na ito kami magkakatagpo-tagpo ulit sa pagiging rider talaga. So, nagkikita-kita pa kami ng mga kaibigan ko. Hanggang ngayon naman, nadalaw sila dito sa shop ko. So, ngayon, ang goal namin is mag-upgrade ng motor, sabay-sabay kami mag-upgrade. And yun lang, continue lang namin yun, yung buhay pagiging rider. When it comes to I think bad sides and good sides of this motorcycle, specifically Raider J115FI, yung mga naging experience ko dito is mas lamang yung good side kesa sa bad side. Ang bad side ko lang naman dito kasi is limited yung mga nakakuha kong parts for this motorcycle. However, yun nga, since seller tayo, nakahanap tayo ng mga parts na pwede sa motor na to. So yun na naman yung major issue namin sa mga kagroup ko dito sa motor na to. However, yung good side, sobrang dami guys. Never ako napahiya nito sa pagdating stakbuhan. Mabigat man o magaan yung dala ko,
malakas yung hatak niya. And even kahit yung mga higher CC, hindi naman sa nakikipaghabulan, minsan hindi naman tayo napag-iiwanan. So yun lang yun. Sa mga stoplights, ang bilis ng arangkada. Kumbaga, worth it yung pera na nilabas natin para sa ganito ka lakas na motorsiklo. And yun nga, sobrang proud ako na, ano, na I got this motorcycle. Kasi sa before ko makuha to, supposedly ako kukunin ko sa R150 carb. Though wala tayong, walang stock sa kasan that time, so ito yung nakuha ko. Even may ano, may friends told me that, ano, na hindi nakakahiya gamitin yung motor na to, and ang lakas talaga miski sila na gugulat. Gas consumption, 4 days ko, 170 to 200 pesos. Di ba ganun katipid since fuel injected na kasi itong motorcycle na to. Tipid nun guys, kasi ang biyahe ko nun is from Imus, Cavite to Paranaque, Alabang. Balikan yun, then umaabot ako ng 4 days. Around 200 pesos lang ang nagagastos ko. Though tumaas kasi ngayon yung gasolina, so masabi natin mag-vary talaga siya kung magkano yung gasolina as of this day. Sa maintenance, change oil lang naman, and cleaning ng throttle body every 6 months. Change oil ko every 2,000 or 1,500 kilometers. Wala naman ako naging problema sa makina. Tune up. Actually, hindi pa ako nakapag-tune up ever since eh. So, wala naman ako naging problema. Walang lagi take or what. So, syempre, dadating tayo sa time na papa-tune up ko natin ito for maintenance na rin. Usapang upgrades naman, as I mentioned earlier, hindi nga ako masyadong nag-upgrade ng accessories. Nagpalit lang ng ibang parts like braking system, side mirrors. Pero overall, more on ano ko bolts lang. Thailand bolts. Hindi ako nag-upgrade ng iba't iba. So, rim set, syempre pasok na yan sa upgrades ko since tie setup ang gusto ko. And yun, nag-focus lang talaga ako sa upgrade ko sa bolts lang talaga. And nag-start akong mag-upgrade ng gold bolts. And yun, nagsawa ng konti, nagpalit ako ng ano, titanium. Hanggang sa naisip ko, ibalik ko ibang gold. So, nangyari, combination siya ng gold and titanium bolts. So, makikita nyo naman dito, yun siya. So, medyo madumi lang. Kulang tayo sa linis. So, reliability niya guys, sabi ko nga, malakas yung power niya. So, sample, gagamitin mo siya for ano, delivery. Hindi ka magsisisi kasi nga kahit mabigat yung dala mo, kayang-kaya. Ito nga yung ginagamit ko sa lahat ng ano ng biyahe ko na may mabibigat akong dala. So, hindi naman ako nahihirapan. And nakakapunta naman sa destination ko. And yun nga, nag-start din akong ano, magbenta ng gold bolts dahil yun nga yung naisip kong i-upgrade dito. Naisip ako magbenta ng bolts 2 years ago. Online ano lang ako, seller. Then, at the same time, last year naisip ko din mag-vlog. So, around year and a half na ako nag-vlog. And of course, related siya for ano, riding a motorcycle. No? How many months na nagplano ako, nabuo ko tong shop na to. Kasama tong motor na to. And masaya kasi ito yung naging parte ng ano eh, ng buhay ko sa pagtali ng shop ko at pagmamotovlog. And never ako pinahiyaan ito, tulad na sabi ko kanina, sa lahat ng kuha ko ng stock, like flat seats, 5 perasong flat seat, kayang-kaya kong bit-bitin gamit ang motor na to eh. Dito naman sa shop na to, hindi ko din inaasahan na ganito lalaking, ganito na dami yung, ano, yung mga stocks natin. And tsaga lang talaga, huwag hihinto sa pangarap. Nag-umpisa ako na sa kwarto lang nakalagay yung mga stocks ko, nakasabit lang and konti lang. And ngayon, ito, may tatlong stand na tayo, dalawang maliit, isang mahaba, then marami na tayong stocks, supplies, and soon, dadami pa to, alam kong dadami pa to. Dahil alam ko sa sarili ko na ako mismo yung way para kumunlad pa tong shop na to. Hindi ko naman iaasa sa iba to. Kaya, yung goal ko, yung dream ko, alam ko kung saan ako to, saan patungo yung ano yung shop na to. Para sa mga riders out there, umpisa na sa pag-ride, sa pagbumotor, ride change sa inyo, and always maging responsible sa kalsada, though dadating din naman yung time na magiging amote tayo, pero wag lang sa sobra. Yun naman sa mga taong nangarap magkaroon ng business, ng shop, ano ko lang sa inyo, may papayo ko lang, huwag niyong ipapansin ang sasabihin ng iba. Mas alam niyo sa sarili niyo yung ginagawa niyo. Kung kailangan niyo maging ma-pride, gawin nyo, kasi yun yung talagang ano eh, talagang magpupush sa inyo para magsikap, lalo na kung pabagsak yung business nyo. Doon kayo lagi magpupursige kasi may pride kayo na hindi muna humingi ng tulong sa iba. Pwede kang maging open for opinion, suggestion, pero alam mo sa sarili mo yung dapat mong gawin when it comes to business. Lalo na kung alam mo yung flow nung ginagawa mo. Thank you sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa aking shop, sa mga tropa,
sa mga wala asawang tumutulong sa akin, sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Sa So Good Boys, maraming salamat. On behalf of So Good Boys, salamat sa pagsuporta sa amin. And of course, yung kay Moto Joe TV sa pag-invite sa akin dito sa kanyang Rider Diary. Tama ba? Rider Stories. Rider Stories, ganun din yun. And syempre, shoutout din pala kay Sina Motovlog. Yan, nandito siya kasi kumaway siya, so hindi ko siya pwedeng kalimutan. So, salamat sa inyo sa mga nagpapa-consignment sa akin. Salamat din. Babayaran ko naman kayo, guys. Char. Mga cash basis na ako ngayon. And salamat din sa Team JSR's Motovlog. Alright, sa sumusuporta sa akin hanggang ngayon. Simula na nag-vlog ako, maraming salamat. This is JSR's at ito ang aking kwento.